Gets ninyo? So, kinikikilan daw siya nung yung Bonto. Okay? Pero ang defense ng Bonto, hindi naman na siya, hindi naman sila nagtagpo. Hindi na nung dumating ito, hindi naman na nagtagpo, wala na siya doon. Ibig sabihin, nailipat na siya. At may dokumentong sumusuporta doon. Alam mo, nung pinakikinggan ko at pinanunood ko to, ito lang ang ano ko eh. Dahil sa nangyaring, ito may relation din to kay Bantag eh. Dahil sa nangyaring pagtatanggal kay Bantag, lumalakas na loob ng mga nasa loob. Hindi nyo napapansin? As in, parang hindi na sila natatakot. Nagsasalita na sila. Eh, feeling nila, siguro kakayanin na nila kasi parang kakampihan naman sila. Eh, ako nga eh. Sana naman ha. Sana lang ha. Ako, hoping, pero ako natatakot. Hoping na baka naman kampihan pa ng DOJ ito. Hindi natin alam. Di ba? Kaya nga, hindi ko alam kung ano laro nito eh. Bakit ngayon na, bakit ngayon po ito naglalabasan yung mga ganito? Di ba? Hindi ko alam kung dahil ba, although wala naman huyang kay Bantag, hindi naman huya dyan, kaya lang, lumalakas ba ang loob nila dahil alam nilang meron na silang kakampi? At kaya sila nagsasalita? Hindi ko alam ha. Ewan natin. At saka isipin nyo, January, nailipat na. July, nagreklamo. Okay? July, nagreklamo. Na doon daw siya kinikikilan. Sorry, hindi nagreklamo. Doon pala siya kinikikilan, July. Kailan na ho siya nagsampa ng kaso? January 2023. Kinikilan ka ng July. Yung nangikil sa'yo umalis ng January 2022. Kinikilan ka ng July. Inabot ka pa ng 6 na buwan bago mo inireklamo. Tama, mali. Hindi ako, nagtataka lang ako ha. Wala ako sinasabing sinungaling to si Espinosa. Pero kung ikaw eh mapagmatsyag at mapanuri ng mga pangyayari, bakit ata bilang out of nowhere, ay hindi, magsusumbong ako ngayon. Pero July pa nangyari yun. Bakit ngayon? Diba? Gets nyo? Ibig sabihin, ito naman, tama rin naman yung gagawin ni Abalos para na maging patas, eh, tanggalin niya muna yung nandoon. Okay? Para pakinggan both sides. Ang akin lang, sana, kasi baka mamaya, syempre, demandahan ho yan. Tama yung ginawa ni Abalos na medyo i-relieve muna kung sino man yung pinagbibintangan para maimbestigahan. Tama yon. Okay? Pero, since nagdemanda, eh pupunta yan sa, syempre, kung merong probable cause, kung prosecution, aabot na naman yan sa DOJ. Diba? So may impluwensya na naman si Remulla dyan. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi naman natin sinasabi ngayon, nakakampihan kagad ni Remulla yan. Wala ho tayong sinasabing ganyan. Pero kaya ko lang ibinalita ngayon ito para bantayan natin. Kasi parang nagkakaroon ng pattern. Ako ha, ito. Yung mga nai-involve, tandaan ninyo, involve ito sa droga dun sa usapin ng kay Dilima. Diba? Isa nga ito sa mga nag-recant daw eh. So, parang may connection eh. Lahat may connection sa takbuhin ng droga sa Pilipinas. Kaya medyo naano ko na parang bakit ganun? All of a sudden, sunod-sunod. Diba? Kahit yung kay Dilima, parang pinalaya itong isang chief of staff, nakakampi kuno. Tapos, para ma-justify kung sakaling pakawalan din ito si Dilima. Tapos may mga, alam mo yun, yung mga may advokasya na ipaglaban ng ang laban sa droga na si Bantag, eh tinatanggal. Abay, parang, basta you are involved in issue ng drugs, eh parang tila nasa iyo ang ihip ng hangin ngayon. Hindi nyo napapansin? Ako napapansin ko lang yun ha, obserbasyon ko lang naman. Pag ikaw eh involved sa droga, ha, sa kaso sa droga, yung ihip ng hangin parang sa'yo pumapabor ngayon. Sino kayang umiihip ng hangin na yan? Pero pagka ikaw, kalaban mo droga, parang hindi sa'yo pabor ang ihip ng hangin. Ha? Parang lahat kalaban mo ngayon. Unlike nung kay PRRD, di ba?
Kung kay PRR din noon, talagang ang ihip ng hangin, talagang palaban eh. Ngayon parang pakampi. Ewan ko yan ha. Tayo magmatsyag lang tayo ngayon ha. Mukhang iba eh. Alam mo, matindi ito. Kaya, matinding laban ito. Ay nako, sana magkaroon tayo ng isang fighter pagdating sa droga. Sana meron talagang maging fighter dyan. Kasi kawawa itong bayan natin. Alam mo, naisip ko nga kanina. Ewan ko ba't ko naisip bigla kanina. Habang naglalakad dyan sa IKEA. Kumain kasi kami dyan sa IKEA. Yung pinipilahan, nakala mo namang kasarap. It's all sensationalized. Joke lang, IKEA. Hindi, masarap naman, pero para pilahan mo yun. Sama na ugali mo, banat! Hindi naman, nagsasabi lang ng totoo. Hindi, habang naglalakad ako dyan, haba kasi ng pila dyan, di pumila ako dyan, di ba? Para kumain. Napaisip ako, sabi ko, bakit ba natin pinaglalaban itong droga? Eh, lahat naman tayo mamamatay. Hindi kasi, sabi ko ngayon, di ba, mga tao ngayon, mamamatay din naman. Kaya, kain lang kayo ng kain ng baboy! Sige lang, mamamatay naman tayo lahat. Sabi ko, bakit pa natin pinaglalaban yung, ano, itong laban ng droga? Alam mo kung bakit? Kasi, maaaring tayo mga matatanda, siguro, 20 years, 30 years, maximum na lang siguro na ikabubuhay natin to. O makahigit na sa atin, mga, sabi mo na, pinaka, ano, 40 years. Sagad-sagad na yun. Ugud-ugud ka na nun. Diba? 40 years. Bakit natin ipinaglalaban? Natila ang hirap ng laban pagdating sa droga. Alam niyo kung bakit? Yung susunod na henerasyon kasi, kawawa yung susunod na henerasyon natin na tila ang droga ay magiging norm na lang. Alam mo yun? Magiging pangkaraniwan na lang na, baka dati kasi naalala nyo, usapan sa mga high school, pre, cutting classes tayo, saan tayo punta? Doon sa kanto, mag-yoshi tayo. Ewan ko kung naalala nyo yan, ha? Naalala nyo ba yan? Sino ba dyan mga matatanda na katulad ko? Kasi nung high school ako, ganyan ang usapan noon, cutting classes tayo, bakit? Mag-yoshi tayo. Cutting classes para mag-yoshi. Pero ngayon, iba na daw usapan. Nagka-cutting classes sa mga tao para magdroga. Ewan ko kung totoo yun, ha? Sabi ko nga, naku po, baka mamaya in the future, hindi na mag-cutting classes para magdroga. Hindi, pasok tayo, bakit? Para may makuha tayong droga sa loob ng classroom. Nakakatawa, pero parang ganun ang nangyayari. Ewan ko kung totoo yan, ha? Hindi ako makarelate. Matanda ka na, hoy, umayos ka. Yun sa CR ngayon, shabu na. Actually, yan nga yung kinikwento sa akin eh. Kasi sa kabataan ko noon, ano ka na, mortal sin na pag nag-yoshi ka. Pag nag-cutting classes ka, pumunta ka dun sa kanto. Dun sa kanto, malapit-lapit lang sa inyo. Tapos bumili ka ng sigarilyo, wow, cool ka na niyan, Brad. Yoshi ka na, cool ka na niyan, Brad. Ikaw na ang pinakamakasalanan estudyante noon, di ba? Ngayon daw, hindi daw. As in, ano na, droga na talaga. Pagka nag-cutting classes, aayaan na magdroga itong mga elementary, mga high school. Sabi ko nga, grabe naman. Seryoso ba kayo? Hindi ko na-imagine eh. That is isa sa mga reason kung bakit kailangan nating ipaglaban ang ating mga next generation. Kasi or else, wala. Baka mamaya magising na lang ho tayo, lahat to ng mga tao, zombie na. Bakit? Dahil sa drugs, di ba? Kasi naman, totoo, nagiging normal na sa kanila eh. Parang ang ano na nga eh, pag hindi ka nagdodroga, parang hindi ka pa cool. Ganun ngayon sa mga kabataan daw eh.